mind controls the whole man. The mind controls the whole man. All our actions, good or bad, have their source in the mind. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Napakaganda pong panimula. Kaya sa atin pong pagsisimula, mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, Father God, for this wonderful time that you once again gathered us in this platform to follow you, to listen to you, and most especially to inform all of us, O Lord, about the good news about health and what are the ways, the negative ways of the world to give us baits and snares. O Lord, we pray, Father, for the cleansing of our spirit, for guidance, for discernment, for forgiving, for the forgiveness of our sins, O Father. We ask everyone, Father God, watching Kaalamang Pangkalusugan to be enlightened, to be strengthened by your power alone, and may the Holy Spirit be upon us. Because we ask all these things in the loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kaibigan, napakaganda po ng topic na pinag-uusapan natin simula ng taong ito. At ngayon, hindi po natin yun puputulin, mga kaibigan, dahil buong mundo ay napapailalim sa ganitong sitwasyon. Mga kaibigan, pag sinabi po pala natin na mind controls the whole man, ibig sabihin, ang controlling system pala ng ating katawan, ng ating buhay, o nagpapagana sa atin pong katawan ay ang atin pong brain. Kaya alam mo, Dok, napakahirap nitong pag-usapan, ano? Lalo na yung i-exercise natin, na ang paganahin natin ay ang utak natin. Kaya nga meron tayong sa anatomy, alam natin na talagang nakaselyo eh, talagang sinild ng Panginoon yung utak ng tao eh, na talagang matibay yung kinalalagyan eh. Kaya kung titingnan natin, meron din quotation si Miss White tungkol dyan eh. Ang sabi dito sa page 193. Ng Healthful Living, ang sabi, the brain is the capital of the body, the seat of all the nervous forces of mental action. The nerves proceeding from the brain control the body. By the brain nerves, mental impressions are conveyed to all the nerves of the body as by telegraph wires. And they control the vital actions of every part of the system. All the organs of motion are governed by the communications they receive from the brain. The brain are the avenues to the soul. The brain nerves, which communicate with the entire system, are the only medium through which heaven communicate with man and affect his inmost life. Whatever disturbs the circulations of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital power and the result deadening of the sensibilities of the mind. Kaya kung titingnan natin, talagang yung pinaka-capital ng ating buong pangatawan ay itong utak ng tao. Mm-hmm. At dito rin binubuo yung kung anong decision yung gagawin mo. Mm-hmm. At ito rin yung lugar na siyang inuugnayan ng Panginoon. Yes. And that is the only part of the body that gets communicate. Mm-hmm. And that is the reason why, when we study about the importance of this vital organ, then we will realize that this is the most important one. Mm-hmm. Kaya hindi mo napapansin, lagi ko nababanggit ito, bakit kahit maputulang ka ng paa, kahit matanggalan ka ng isang kidney, kahit ma-open heart ka, mm-hmm. buhay ka pa rin eh. Pero ang brain, huling-huling bumibigay yan. Yes. Talagang makikita, kasi nandito yung choice natin eh. Mm-hmm. Nandito yung tinatawag na pinaka kapangyarihan kung paano mo maintindihan na mahalaga ka sa buhay ng Panginoon. Amen. Gusto ko lang i-emphasize na sa atin pong mga manonood, yung sinasabi ni Doc na ang Panginoon, tayo, tinitignan niya na pinakamahalaga doon sa lahat ng kinreate niya. At tayo po mga kapatid sa mind, character and personality, nakasulat po na
All the physical organs are the servants of the mind, and the nerves are the messengers that transmit its orders to every part of the body, guiding the motions of the living machinery. Di ba, Dok? Kaya yung sinasabi mo na yung binasa natin sa Healthful Living, talagang yung mind natin, yun talaga yung controlling system ng ating katawan. Yeah, yun yung talagang... Kaya ingatan natin, ano? Yeah, ang daming panira kasi dyan eh. Yun yung totoo lang eh. Mm-hmm. Siyempre, kung pagkaminsan, masyado nating na overlook or something na hindi natin alam yung value ng gift ng Panginoon sa katayuan at kalagayan ng tao. Mm-hmm. Kaya kung pag-aaralan natin kung paano proteksyonan itong ating napakagandang regalong ito, kung pagkaminsan ay hindi natin nakukuha yung tamang kaligayahan at kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na word na valuing, mm-hmm, or appreciating, yes, or looking doon sa tinatawag na nag-provide yan. Buti sana kung ikaw'y gumawa ng brain mo. Buti sana kung baga sa sasakyan ay may engineer na naggawa nito. Hindi tayo po pwedeng gumawa ng sa sarili nating mga kamay. Talagang by the power of God, kaya tayo lahat ay nasa mundong ito. Kaya ngayon nga po, naibig ko lang talagang tutukan ito eh. Kasi maraming pinanggagalingan ng pagkasira ng brain eh. Unang-una, hindi alam ng karamihan, ito nang ang mga addiction. Addiction ng sigarilyo, addiction ng alak, addiction ng shabu. Puro brain yan talaga eh, sinisira niya. Kasi alam na pag nasira yung brain mo, taong ano ka, lupa ka. Ibig sabihin, parang buhay ka, but in reality, patay ka na. Dead ka. Ibig sabihin ng dead, wala ka ng choice. Wala ka ng yung kakayanan para pigilan mo yung sarili mo sa alam mong hindi maganda sa sarili mo. Ito yung nakakatakot na living dead, ang tawag nila. Buhay ka, pero patay ka. Ang hirap naman. Ang daming ganyan. So ngayon sa ating mga napag-aaralan. Akala ng marami ay ang kamatayan yung namatay ka lang ng yung wala ka ng hininga at nailibing ka na. Pero ang pangalawang ibig sabihin ng kamatayan, yung gumagalaw ka pa, nagsasalita ka pa, pero yung brain mo ay sira na. Naku, ang hirap nun. Sa ating pong mga manonood, ano, kung meron po kayong example, kung meron po kayong experience na regarding po dito sa pagkasira ng ating brain o yung mga nakakaapekto sa ating pong brain, para alam mo yun, Dok, para at least, di ba, malaman natin, maging aware tayo, kasi ang san ba nakikipag-usap ang Panginoon, Dok? Sa ating brain. Yes, sa frontal lobe natin, frontal sa ating pong sa ating pong mga manonood. Kaya kung ano yung makakaapekto sa ating frontal lobe, kung ano yung makakasira dito, ay talaga nga namang dapat nating putulin, kailangan nating pigilan, kailangan nating ihinto. At Dok, sa mga nakaraan nating mga episodes, ay nakita niyo po mga kaibigan kung paano natin binatikos, kung paano minartilyo ni Dok yung example niya, di ba? Sa gadget na yan. Ang point dito, kung alam mo na ito talaga yung magiging downfall mo, at ito talaga yung magiging dahilan ng pagkasira ng brain mo, at hindi mo hininto, ang tawag dito ay nandun ka na sa scenario na talagang no turning back. It means that person ay wala na yung kanyang ability to stop. Totoo. Kaya maraming naninigarilyo na kahit payuhan mo, sabihin nila, wala na akong magagawin, nandito na ako eh. Ito na siguro yung kamamatay ko. Nabuo na yung decision nila. Control na sila nung sigarilyo na silang namamahala sa buhay nila. The same thing with any gadget. Or any kinds of pagkain na alam mong hindi na po pwede mong kainin. Kaya kung pag-aaralan natin yung sa area ng nutritional modalities, isang pag-aaral namin sa natural modalities, iba ang pagkain ng may sakit. Iba ang pagkain ng bata. Iba ang kain ng medyo tumatanda. Kung hindi mo alam yung kaalaman tungkol dito, na hindi mo dapat kinakain yung mga pagkain hindi na kayang tunawin sa kalagayan, kung anong karamdaman ng nasa sayo, magkakalagyan, mahihirapan ng dugo mo, mahirapan ng kidney mo. At kung bata ka naman, na kinakain mo'y pang matanda, hindi rin tama yan.
Kaya kailangan malaman natin yun. Kumbaga sa mga maling pamamaraan ng pagkain na lagi kong binabanggit, which is nakasulat lahat dito yan. Yes. Sa aklat na ito. Mm-hmm. Kaya lang marami yung namimiss nila. Mm-hmm. Sariling aklat natin, walang libro ang karamihan ng mga membro ng iglesia. At kung wala po kayo nito, mm-hmm. literature evangelist po ako, mm-hmm. pwede po kayong kumuha nito. Mm-hmm. At talaga namang napaka-importante ito. Yes. Mag-message lamang po kayo sa atin pong mga numero na naka-flash po sa inyo pong screen, mga kaibigan. Alam mo ba, pag nabasa mo ito from... First page to last page. To cover? Mm-hmm. Cover to cover? Yes. Actually, wala ka na itatanong eh. Para ka ng naturopathic doctor eh. Mm-hmm. Ayan. At sa atin din pong mga manonood, ano, nais din po naming ibahagi sa inyo. Dahil talagang iba po yung impact ng ating pong modernong sibilisasyon, itong modernong technology na tinatawag. Kaya nais nating ibahagi ito sa kanila. Grabe, ang bilis ng turnover eh. Talagang, alam mo, rapid talaga eh. Yes. Nagugulat ako eh. Nung pumasok year 2000, yung millennium. Talagang invention talaga ng teknolohiya, talagang grabe. Mm-hmm. Pati nga yung GMO na yan, yung genetic engineered food, mm-hmm. yung GMO. Supposed to be, hindi mo pwedeng pakialaman kung ano man yung nature ng halaman o prutas na ang Panginoon naman ang gumawa nito. Meron bang taong pwedeng gumawa ng bini ng papaya? Wala, Dok. At itatanim mo at mamumunga? Hindi, wala. Eh bakit mo papakialaman? Kunyari, talong. Mm. Di ba merong malalaking talong? Mm-hmm. Eh genetic yan. GMO yan. Yes. Kaya itong mga scientist, kaya... Saludo ko kay Dr. Cabana, isang scientist. Mm-hmm. Piniliwanag niya yung nature ng mga ganitong uri ng mga modernong pagkain. Mm-hmm. Na kung hindi natin alam itong mga ganitong uri ng bahagi ng kaalaman, ang tendency, cause ng inflammation yan. Mm-hmm. Cause ng tinatawag na bacterial protein na siya naging cause ng pagkasira ng DNA. Dahil hindi ito adapted, kung tawagan eh, hindi yan re-recognize ng katawan. Ay sa kadahilan ng nasa moderno na tayo, to cope up doon sa tinatawag na demand, kaya pati yung mga manok natin nagiging genetic na. Mm-hmm. At kailangan natin talaga malaman, back to original. Yes. Pato-pato sa langit. Mm-hmm. May karapatan tayo. Mm-hmm. Ipaglaban ang ating kalusugan. At lumagay tayo sa kalagayan na maging blessing na may turo natin na tayo ay magbigay ng tinatawag na kaliwanagan sa mga tigapakinig natin. Amen. Kaya mula noong 2000 all the way down, nalaman namin yung all the way up, I'm sorry. Mm-hmm. Dito namin nalaman yung tinatawag na we are now living in the most critical time. Mm-hmm. And they call it survival of the fittest. Naku. Alam mo, Doc, ano, for some of us who are watching us, the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, you might take this lightly lang na survival of the fittest. Pero kapag sinabi talaga nating ikaw, fitted ka ba talaga para sa heaven? Kasi dito tayo sa lupa, dito pa lang, kanina nabanggit ni Doc yung sa mind natin eh. Sa utak pa lang natin, dito tayo kinakausap ng ating Panginoon. Dito siya nangungusap, ito yung babaguhin niya kasi yung mind, yung pinaka-controlling system ng katawan. At kung ano yung karakter natin dito, tingin po kaya natin, akma na yung karakter natin ngayon dito sa lupa. Kung tayo man po siguro, ay pupunta sa langit. Bago tayo pumunta ron, siguro... Mm-hmm. Basahin lang natin konti ito. Kasi ako'y naniniwala, kahit elementary, ordinaryong antas ng pinag-aralan, mm-hmm. napakadaling maintindihan. Ibig ko lang, basahin mo lang ito at mabigyan ng konting daan para kahit paano, dahil binaliwanag mo nga yun to be pitted, mm-hmm. especially yung character natin, mm-hmm. because we all believe that the time that we have is something very exciting, especially the rapid turnover, especially the... modern technology, that our mind should be the number one, yung tinatawag na po proteksyonan. Yes. At kailangan natin makasiguro na talagang equipped tayo mm-hmm. sa tinatawag na liwanag ng pangkalusugan. Amen. Or para in that way, hindi tayo tatamaan mm-hmm. yung tinatawag na crisis o yung epidemic mm-hmm. o yung sumpa ng karamdaman. Go ahead. Okay. Sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong libro ng Councils on Diet and Food, ay babasahin po natin ang nasa Part 1, entitled The Proper Dietary. In order to know what are the best foods, we must study God's original plan for man's diet. He who created man and who understands his needs appointed Adam his food.
Behold, he said, I have given you every herb yielding seed and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for food. Upon leaving Eden to gain his livelihood by tilling the earth under the curse of sin, man received permission to eat also the herb of the field, grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods, prepared in as simple and natural a manner as possible, are the most healthful and nourishing. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. God gave our first parents the food he designed that the race should eat. It was contrary to his plan to have the life of any creature taken. There was to be no death in Eden. The fruit of the trees in the garden was the food man's wants required. The Lord intends to bring his people back to live upon simple fruits, vegetables, and grains. God provided fruit in its natural state for our first parents. God is working in behalf of his people. He does not desire them to be without resources. He is bringing them back to the diet originally given to man. Their diet is to consist of the foods made from the materials he has provided. Amen. The materials principally used in these foods will be fruits and grains and nuts, but various roots will also be used. Again and again, I have been shown that God is bringing his people back to his original design. That is, not to subsist upon the flesh of dead animals. He would have us teach people a better way. If meat is discarded, if the taste is not educated in that direction, if a liking for fruits and grains is encouraged, it will soon be as God in the beginning designed it should be. No meat will be used by his people. Kahit ordinaryong tao ka, o ano man ang antas ng iyong pinag-aralan, wala ka nang itatanong dito. Mm-hmm. Na alam natin na tinawag nga ng Panginoon ng ating first parents, eh si Adam and Eve. Mm-hmm. Na kung babalikan natin ang original diet sa kasaysayan, na kinote niya ang Genesis 1:29, na talagang ang pagkain natin ay yung mga pinanggagalingan ng mga merong binhi. Mm-hmm. At hindi raw niya kung yung kaya yun daw yung ginawa niyang makakabuti na pinili niya. Ang sino namili ng pagkain natin? Ang Panginoon. Ang ating Creator. Yes. Kaya nga ang unang binigay niya sa first parents, dinisign niya kung ano yung kakainin natin na contrary. Pag sinabing contrary raw sa Panginoon, napapatay ka ng hayop para gagawin ng pagkain. It was contrary to his plan to have the life of any creature taken. There was to be no death in Eden. The fruit of the trees in the garden was the food man's wants required. So habang binabasa ko ito at pinag-aaralan, ay nananawagan ng Panginoon na bumalik na naman tayo, bumalik na tayo doon sa original diet. Yes. Dito malalaman na kung sino yung pasaway. Mm-hmm. Dito na magkakaalaman kung sino yung matigas ang ulo. Dito na magkakaalaman kung sino talaga yung totoo na andang sumunod sa tinatawag na liwanag na pinagkaloob ng Panginoon sa tao. Mm-hmm. Kaya we are actually encouraging all of you, it's not just only for the Seventh-day Adventist people, because we are talking about the original diet, Genesis 1:29. 932 years ang naging lifespan ni Eva at Adan na namatay sa katandaan. Enough na para maintindihan natin na talagang wala tayong pagtatalunan dito. Ang pinag-uusapan dito, it is really a high time for our people, especially in the country. Kung gusto nyo ma-prevent ang disease, na wala kayong katatakutan na ma-hospital, bumalik na tayo sa panawagan ng Panginoon. Walang pinag-uusapang relihiyon dito. Adventist lang talaga ang pinagbigyan. Mm-hmm. Dahil 1800 pa, mm-hmm, ibinigay itong aklat na ito. Mm-hmm. Ang tanong, sino kaya naman ang nakaka-appreciate at nakakabasa ng aklat na ito? At sumusunod, ano, Dok? Yeah. Napakalaking bagay nun, no, sa atin pong mga manonood, dahil hindi po biro na
magpaulit-ulit ang atin pong tagapagligtas, ang atin pong Creator. Hindi po biro na sa Kanya mismo manggaling yung dapat na orihinal na kinakain nating mga tao. Dahil Siya po yung naglalang sa atin. Ngayon, kung ang susundin natin ay yung kagustuhan lamang po natin, mga kaibigan, ay tinitiyak ko po sa inyo, even siguro si Doc would agree with me, na hindi po tayo makakaligtas. Hindi po tayo makakasumpong ng kalusugan, ng magandang kalusugan. Kasi magkakasakit lang tayo dahil mali yung pinapasok natin sa ating pong katawan. Ulitin ko lang ito, babasahin ko ulit. Grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. Gusto kong bigyan mo ng konting emphasize ito yung binasa kong yun. Ibig sabihin lamang po nito, mga kaibigan, yung dapat kakainin ng mga nilikha ng ating pong nung naglalang po sa atin, which is si God, ay fruits, may buto. Grains, galing din sa binhi. Nuts, And vegetables. Lahat po nun, ang pinanggalingan nun, mga kaibigan, ay may buto. Ang pinakamabigat dito, chosen by our Creator. Yun. Ang pinakamabigat, Siya yung namili nung ating pong dapat kainin. Parang sa isang magulang po, di ba, Doc? Yeah. Parang sa isang magulang, mga kaibigan, tingin niyo po ba, para po sa ating pong mga magulang na nanonood, papakainin niyo po ba ang inyo pong mga anak, ang inyo pong mga supling, especially kung yung mga bagong panganak lamang po, no, papakainin niyo ba sila ng isang bagay na alam niyong makakasama sa Kanya? Papakainin niyo po ba sila ng alam niyong ikamamatay nila? Hindi naman po, di ba? Kaya ganun din po ang nasa isip ng ating pong Panginoon, ng ating pong tagapaglalang. Dahil ang Diyos, minamahal tayo, sinisinta tayo. That's why, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Even dun sa pangako na yun, Duk, may kaligtasan. Believeth in Him. Siya nagbigay ng message na ito. Kung naniniwala ka sa Kanya, no question asked. Yes. Paniwalaan mo. Siya nagsabi, fruits, nuts, grains, and vegetables chosen by our Creator. Mm-hmm. Kaya sinampula ni Adam and Eve. Mm-hmm. Talagang pinangatawanan nila. Wala silang tinatawag na kinuhang mga animals para masacrifice ang buhay ng animals para gagawing pagkain nila. No way! Hindi nila sinuhay. Talagang pinatunayan nila. Yes. And even po, hanggang sa sila'y mamatay, hindi po sila nakatikim ng flesh meat. Isipin mo, Dok, ilang taon nga si Adam? 932. O, diba? Sa ating pong mga manonood, meron na po ba kayong nakilala na umabot na po sa 900 or even 300 o 500 years old sa panahon po natin? Diba, Dok? Ito, binabasa lang natin. Ha? Mm-hmm. Hindi ito yung parang gumagawa tayo ng sariling istorya. Yes. Kaya kung titingnan natin sa kasaysayan, ikaw ba, for example, lagi kong binabanggit ito, mm-hmm, pwede mo bang escape o lagpasan yung kasaysayan ng banal na kasulatan? Hindi. At doon ka pupunta sa kalagitnaan o sa dulo na lang? Hindi, Dok. Kailangan simulan ko doon sa kung saan nagsimula yung libro na binabasa ko para malaman ko kung ano yung katapusan. At kung ano naging dahilan ng pagkapahamak, mm-hmm, ng sangkatauhan. Bunga na namimili lang sila ng fitted sangayon doon sa kanilang doktrina na kanilang tinatayuan. Mm-hmm. Na tayo dito, walang pinag-uusapang kung ano pa mang pulutong ang ating kinabibilangan. Ang pinag-uusapan natin, yung kabuuan ng banal na kasulatan na huwag nating papalipasin ang kasaysayan. Mm-hmm. Lesson to eh. Mm-hmm. Kaya ngayon, game changer. What's the health? Mm-hmm. Napakarami ng libro ngayon na mababasa tayo, talagang kanilang pinapatunayan na talagang adventahe. Ito na nga yung Mayo Clinic eh. Mm-hmm. Actually, nung nauso yung pandemic eh, tungkol dun sa coronavirus eh, ang sabi nga ng mga doktor dun, ng mga talagang well-known medical practitioner, they found out that the people who are vegetarian, napakaliit ng risk para sila ay tamaan ng ganitong uri ng karamdaman. Mm-hmm. Dahil ang virus, nagugustuhan niyang pumunta sa isang lugar
na meron siyang source of income or source of living. Totoo yun doon. Marumi yung katawan mo, kumakain ka ng flesh dahil flesh sila, mm-hmm. mag-i-enjoy yan totoo. Sa loob ng ating katawan. Pero kung environment mo ay puro prutas at gulay ang laman at normal ang bowel movement mo at may 8 laws of health ka, I'm sorry, hindi para sa atin ang tinatawag na iba't ibang virus na yan. Hindi tatagal yan, lalabas kusa yan, makapasok man yan. Bakit? Sasabihin nila, boring naman dito. Totoo yun, Dok, di ba? Sabihin na, wala naman tayo. Oo, wala dito. Silang mapapalain. Wala naman here. Mm-hmm. Kunyari, pumunta ka sa isang lugar, may handaan, naka-gown sila ng napakaganda, mm-hmm. gusgusin ka, mm-hmm. may iya ka, lalabas ka roon. Totoo, Dok. Yeah. Mararamdaman mong hindi ka katanggap-tanggap. Hindi ka bagay doon eh. Yes. Ngayon, kunyari, may nakapasok na virus. Mm. Teka muna, hindi tayo para dito. Nasaan pang bitukan ito? Mm-hmm. Doon ako pupunta para paglabas, makasama na ako. Pero pag may nakita ang pagkain niya sa loob. Nako. Mamamahay at nakitang marumi ang loob ng katawan. Ba marumi pala rito, taga rito, to? Magtatagal yan. Taga rito rin ako. Kasi yun yung pagkain nila. Yes. Sinimulan po natin sa original na plano ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Ngayon, Dok, pinag-uusapan natin talaga napaka-timely. At talaga nga namang pinag-uusapan, siguro walang tahanan, bihira ang tahanan na walang internet. Tama ba ako, Dok? Yeah, wala. Kasi, di ba? Sa modernong panahon natin ngayon. Halos lahat na. Sa aklat nito, meron binabanggit dito yung health reform and the 30 angels message. Ang sabi nito, I was again shown that the health reform is one branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord. Amen. It is closely connected with the 30 angels message and the hand is with the body. Ba't tinitingnan ko ito? Binanggit pa nga na kanang kamay ang health. Mm-hmm. Ikaw ba, kunyari, naging kanang kamay ka ng ating presidente? Mm-hmm. Anong pakiramdam mo? Siyempre. May confidence at nakaka-proud yun. Isipin mo yung kinuha kanyang kanang kamay. Mm-hmm. Kaya pala, pag tayo nandito sa mensahe na nagbibigay tayo ng pabalita tungkol sa pangkalusugan, mm-hmm. kanang kamay tayo nino. Ng Panginoon. Yun yun. Kaya tayo narito. Yun. Kaya kung gusto nyo maging kanang kamay, mm-hmm. o galamay at kamay, mm-hmm. Kasama ito. Ano pang sabi rito? Ibig ko lang basahin ha. For years, the Lord has been calling the attentions of His people to health reform. This is one of the great branches of the work, a preparation for the coming of the Son of Man. Amen. So, ibig sabihin, ikaw yung isa sa mga instrumento na inihanda mo ang tao bago dumating si Kristo. Mm-hmm. Alam mo ba na kung babasahin mo, siguro ituloy mo, may paliwanag mo dito. Kasi si John the Baptist ang nag-prepare nung unang pagdating ni Christ sa sanlibutan. Sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods, page 70. Work of Elijah and John, a Type. For years, the Lord has been calling the attention of His people to health reform. This is one of the great branches of the work of preparation for the coming of the Son of Man. John the Baptist went forth in the spirit and power of Elijah to prepare the way of the Lord and to turn the people to the wisdom of the just. He was a representative of those living in these last days, to whom God has entrusted sacred truths to present before the people, to prepare the way for the second appearing of Christ. John was a reformer. The angel Gabriel, direct from heaven, gave a discourse upon health reform to the father and mother of John. Amen. He said that he should not drink wine or strong drink, and that he should be filled with the Holy Ghost from his birth. John separated himself from friends and from the luxuries of life. The simplicity of his dress, a garment woven of camel's hair, was a standing rebuke to the extravagance and display of the Jewish priests and of the people generally. His diet purely vegetable, of locust and wild honey, was a rebuke to the indulgence of appetite and the gluttony that everywhere prevailed. Amen. The prophet Malachi declares, "Behold, I will send you Elijah, the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the heart of the fathers to the children,
and the heart of the children to their fathers. Here, the prophet describes the character of the work. Those who are to prepare the way for the second coming of Christ are represented by faithful Elijah, as John came in the spirit of Elijah to prepare the way for Christ's first advent. The great subject of reform is to be agitated, and the public mind is to be steered. Temperance in all things is to be connected with a message, to turn the people of God from their idolatry, their gluttony, and their extravagance in dress and other things. Amen. Anyway, ang pinapoint ko lang dito, kung pag-aaralan natin, parang si Daniel, ang mga magulang nila, tinrain nila, yung mga anak nila, sa tamang lifestyle. Mm-hmm. Mga healthy former sila. Kaya nahikayat yung lugar na kanilang kinilalagyan. At kung mababasa natin dyan, katulad niya, nabasa natin ngayon, na itong spirit of Elijah, noong ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa sanlibutan ng una, si John the Baptist ang ginamit niya. Mm-hmm. Kung pag-aaralan mo, nung nagpunta kami ng Israel, di ba binanggitan yung vegetables, gulay, akala namin yung locust, ito yung lumilipad. Sa Israel pala, mayroong locust tree. Puno pala ito eh. Hindi pala ito yung locust na, yung di ba pag nagkaroon ng mga... Na insekto. Insekto. Akala natin, insekto yung kinakain ni John the Baptist. Mm-hmm. Hindi pala, at ito pala si John the Baptist, pure vegetarian. Mm-hmm. Amen. At ang sabi pa doon, yung mga magpiprepare daw na ihanda sa Second Advent ni Christ, kailangan daw magawa din natin yung Espiritu na kung paano maiprepare natin yung tinatawag na Panginoon sa kalawang ipagparito na kailangan talaga ituro natin yung healthy form. Amen. Well, tayo yung magpiprepare. Yes. E paano mo magagawa ito kung contrary yung ginagawa mo? Mm-hmm. Kaya sabi ko nga, napakahalaga maintindihan ito. Dahil kung pagkaminsan, binabaliwala natin, ang dali natin sabihin, Jesus is coming soon. But the point is, are we preparing the people? Yun ang tanong, di ba? Are we teaching them to become healthy? Mm-hmm. Alam mo, Doc, no, saying that, naalala ko no, sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi po sa inyo yung nakasulat po sa The Advance. Ang sabi po doon, God works with our efforts. We may close the way for sinners by our negligence and selfishness. Ibig sabihin po pala mga kaibigan, tinutulungan tayo ng Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos sa mga effort na ginagawa natin para sa Kanyang kadakilaan, para sa Kanyang mga ministries, para sa Kanyang gawain. Pero, ang sabi po dito mga kaibigan, pero tayong mga tao ay maaaring magsara. Magsara ng ano po? Ng daanan para sa ibang makasalanan dahil tayo po ay makasalanan. Pero kung tayo ay nagpuporsige upang maging isang ehemplo, maging isang ambassador, maging isang channel na blessing ng ibang tao, ng ibang makasalanan katulad natin, katulad ng mga disipulo, katulad ni John the Baptist, ay ano po? Kailangan daw po nating hindi tayo magkamali. Kailangan nating isaalang-alang at hindi dapat yung makasarili nating kagustuhan. Dahil kung ganun ang mangyayari, with negligence, with selfishness, we can close the way for sinners just like you and me. At yun ang pinakamahirap doon. Sabi pa nga ito, ulitin ko lang. He was a representative of those living in these last days, to whom God has entrusted sacred truth to present before the people to prepare the way for the second appearing of Christ. John was a reformer. Mm-hmm. The angel Gabriel, direct from heaven, gave a discourse upon health reform to the father and mother of John. He said that they should not drink wine or strong drink, and that it should be filled with the Holy Ghost from the birth. Ang pinupoint ko rito, ito pa lang mga magulang din ni John the Baptist, sila talaga yung nagturo dito kay John the Baptist kung paano maging healthy former. At healthy former din yung kanyang mga magulang. Yes, amen. Eh, paano matuturuan ng anak mo ng lifestyle diet o eight laws of health kung ikaw mismong magulang? Eh, taliwas yung tinatawag na ipinakikita mo. Walang iniwas sa cellphone. Ayaw mo humawak ng cellphone yung anak mo. Pero ikaw na magulang, araw-araw hawak mo. Totoo yan, Doc. Huwag tayong matakot sa giant ng mga higanting isip natin na hindi natin kakayaning labanan. Ang Panginoon ang lalaban sa atin. Yes. Pinababalik ka na nga eh. Go back to original diet. Mm-hmm. Para din naman para sa iyo yan. Yes. Kaya yun yung point na talaga napakagandang inuulit-ulit ito. Mm-hmm. Dahil ang pinag-usapan natin dito yung brain.
Bakit nagkakaroon ng ganitong kahirapan para sumunod dito sa liwanag na binigay ng ating Panginoon? Ay, sa pinanggagalingan, cellphone. Pag nasira na yung brain mo, believe me, go ahead. You talk about a little bit on what you call it. Anyway, continuation natin yan, di ba? Yes. Noong mga nakaraang episode natin. Mm-hmm. Tama ka dyan, Doc. Ito mga kaibigan, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa emfscientist.org. International scientists petition by the United Nations to protect humans and wildlife from electromagnetic fields and wireless technology. New York, May 11, 2015, an appeal has been submitted by 190 scientists from 39 nations to the United Nations requesting the WHO or the World Health Organization adopt more protective exposure guidelines for non-ionizing electromagnetic fields in the face of increasing exposures from many sources, called the International EMF Scientist Appeal. The petition calls on the United Nations and its organizations to encourage precautionary measures and conduct an environmental assessment, for the WHO to educate the public about health risks, particularly to children and pregnant women, and for the United Nations Environmental Program to assess the potential impact of EMF exposure on all living organisms. Sipin mo, Dok, di ba? Mismong scientist na ang nagsasabi at naglatagpo, nag-appeal para po saan? Para po kanino? In behalf of us, na mga human beings, na mga normal na mga Pilipino or kung ano man po yung atin pong mga race o kung saan man po tayong country. Isipin niyo po, 39 nations ang nag-appeal para lang magkaroon po ng ano, ng safe environment free from all electromagnetic fields and wireless technology tayong mga tao. But then, what we chose is to have our gadgets. Well, di naman yun maiiwasan, sabi po nga ng karamihan, tama po ba? Pero mga kapatid, mga kaibigan, we are appealing to you to decrease the use of our gadgets kasi nga pinag-aralan na natin, sinabi na natin kung ano yung mga negative, yung mga disadvantages nitong mga gadgets natin, especially yung atin pong internet addiction. Alam mo, Doc? Study about the brain detect 3G mobile phone radiation peaks. Kailan kaya to? Or ano kaya ito? Does the brain detect 3G mobile phone radiation peaks? Kasi Doc, 3G pa lang yan. Oo. Eh, nag 4G na, ngayon 5G na. Yes, totoo, Doc, yung 3G na nga lang, may epekto na eh. Mm-mm. Kaya ito po mga kapatid, babasahin po natin. Last 2015, mobile phone study by researchers from Netherlands found that when a dialing mobile phone is placed on the ear, its radiation is electrically detected by the brain. Sipin mo, Doc. So kahit brain pala agad. Call and text lang, pag ginamit mo, meron pa din. Merong kuryente ito na may epekto sa brain. Nadedetect siya ng brain natin. So, Doc, ang tanong ko sa'yo, goodbye cellphone na ba talaga? Aba, kung yun ang magiging dahilan ng pagkasira ng utak ko at magkakasakit ako, sama-sama na nating martilyuhin ito. Kaya nga. Alam niyo po, sa atin po mga manonood, hindi po doon nagtatapos. Isa pa po, ang sabi po dito, mga kaibigan, nagugulat tayo, Doc, di ba? Yeah. Ito po, mga kaibigan, ang katotohanan at nagbabasa lamang po kami because hindi po natin alam lahat kung ano po ang nangyayari sa mundo natin. Pero this is why kaalamang pangkalusugan exists, because we want all of us to be healthy. Here is the study, mga kaibigan. Mobile phone emissions modulate brain excitability in patients with focal epilepsy. Grabe, Doc. Mas na-excite ang mga patients natin with focal epilepsy. Grabe talaga. Using yung mobile phones po natin. And here, a 2013 Italian mobile phone study also demonstrated significant changes in brain activity. Especially, yung example po natin is the cortical excitability, which is part of our brain. Induced by 45-minute exposure to GSM mobile phone. Specific na yan, mga kaibigan, isang klase ng Italian phone. Grabe, Doc.
Pati sa klase ng phone, may ganun din. Pero talagang lalahatin na natin to mga kaibigan, hindi na po natin papatagalin. Ito, kanina 3G pinag-uusapan natin. Nagsimula sa 2G, 3G, 4G na dati, ngayon 5G na mga kaibigan. In 2011, Australian study showed an effect of acute 2G and 3G exposure on human cognitive functions. Alam mo, Doc, grabe. Hindi ko lubos. Hindi gumagamit ng cellphone niya. Kaya nga eh. Kahit tricycle driver niya eh. Mm-hmm. Kahit mga kasambahay eh. Talagang lahat may hawak nito eh. Yes. Kaya bless yung mga nasa kabundukan eh, mm-hmm. yung walang signal. Totoo Doc. Eh baka yung pa nga yung nakadevelop ng karakter eh. Mm-hmm. Kasi sa mga huling araw, di ba mayroong mga papasok. Ito yung mga normal lang isip. Totoo Doc. Ibig sabihin, hindi sila contaminated, hindi sila adulterated. Mm-hmm. They are not being affected with this modernized, parang sa Sodom and Gomorrah, di ba? Naepektuhan na lang halos lahat, kaya sinunog eh. Kasi nadamay nga lahat eh, bubungan nung tinatawag na kapaligiran. Kaya siguro okay lang naman na wala namang masama na bigyan natin ng awareness na lahat naman tayo subject dito. Eh, ako nga, oo nga, Colentex na lang. Makaiwas ako sa mata ko. Eh paano namang pag kumakausap ako? Oo, may electrical ano pala. Eh kuminsan pag may tumawag sa akin, 10 minutes, 15 minutes, mm-hmm. 20 minutes. Kaya mas maganda, Doc, naka-speaker. Eh di guilty rin. Oo, eh papasok pa din yun. Totoo, Doc. Basta malapit sa'yo. Nung nabanggit mo nga, di ba, na nakaraan, 30 meters 30 away. 30 meters away. Oo. Grabe. Eh, anong gagawin natin, Gladys? Mga kaibigan, kaya nga po sinabi ni Mrs. White sa writing niya sa Spirit of Prophecy, go back saan? Sa country living. Sinabi pa kanya, as far as you can. Yes. Magpakalayo-layo siguro, tayo. Siguro gawa nung walang signal doon. Oo, totoo din, di ba, Doc? Totoo din. At saka doon, mas may time tayo magtanim. Hindi tayo bombarded with a lot of ito busyness ang and si stress. Ito nabanggit nga niya na pagpupunta sa kanyang country living, nagtanim siya ng maraming gulay, mm-hmm. wala rin signal. Aba, sabi ko, amen, napaka-bless mo. Oo nga, praise God. Kasi ako napunta rin sa malapit doon eh, oo. May signal doon. May signal eh. Pa din. Kaya yung mga walang signal, pasalamat kayo. Yes. Dahil ibig sabihin, may signal yung utak nyo. Oo nga, totoo yun. Pag may signal ng cellphone, walang signal ang utak nyo. Totoo. Pag walang signal ng cellphone, may signal sa Panginoon ang utak ng tao. Ayang. Grabe na, sa atin pong mga manonood, ito pa po. Ang resulta noong kinandak po na study regarding po doon sa exposure ng 2G at 3G sa human cognitive functions. And this is the result. Sa behavioral, the combined groups performed less accurately during the 3G exposure and finding this effect separately in the adolescents only. In the electrophysiological, delayed responses were found in both 3G and 2G conditions. So, ibig alam sabihin... Alam mo ba kung gano'n ang difference ng 2G, 3G, 4G at 5G? Ano, Doc? Sa 4G, wag na natin pag-usapan pa yung 2G at 3G. Kasi doble yun eh, sa 4G. Mm-hmm. Ano man 10 times ang lakas ng 5G sa 4G? Grabe yung 10 times, Doc. Kaya... Eh, inain niya ng 5G. Yes, kasi sabi po ng mga telecommunications, mga kaibigan, ay talagang ito daw po yung pinakamabilis na, mabilis na internet connection, kaya pinapa-upgrade. Uso yan na yun talaga, even last year, even nung pandemic, Doc. Siguro, kanya-kanya na lang to, individual to. Importante lang na pag-usapan natin. Wala yes, naman tayo so, personal dito. Nabigyan natin ng awareness ang ating tayo mga manood. Guilty. Wala naman sa sigarilyo. Oy, totoo yan. Eh bakit ang gobyerno, winawarning nga ng mga kababayan natin, ng buong mundo, mm-hmm. na ang paninigalyo ay pinanggagalingan ng cancer. Mm-hmm. Choice naman ang tao to. Yan, hindi para pahintuin ang cellphone company. Mabigyan lang tayo ng choice. At kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Ang sakit naman nun, Doc. Bahala ka sa buhay mo. Eh, gusto mo eh. Oy, totoo yan, Doc. Diba? Hindi naman natin siguro, gusto ko sana itong ating topic ngayon, ay marami makapakinig ngayong Sabado. Yes. Totoo, Doc, no? Lalo na sa atin pong mga magulang na dapat po ay tayo po yung nagagabay sa atin pong mga supling sa atin pong mga anak. Ito po, according to studies carried out by the industry modelers in Switzerland and France, the bone marrow of a child's head absorbs 10 times more radiation than that of an adult, while that of infants and toddlers will absorb even more. Ang mabigat nito, for example, magulang nagsiselfon, walang hawak ng cellphone yung bata. Mm-hmm.
pag ang magulang sa loob ng bahay nila ay nagsiselfon, abot din ang radiation yung kwarto ng bata. Totoo, Dok. Kaya walang kasalanan yung bata, ang may kasalanan yung ina at ama. E paano kung dalawa yung nagsiselfon sa loob ng bahay, tigisa sila? Oo nga. Paano na yung batang walang alam? Yes. Aray ko, Dok. Alam mo, hindi po dyan nagtatapos, mga kaibigan. Simula pa lang po to nung tinatawag nating bakbakan. Dahil kung naglalaro po ang inyo pong mga anak o may kilala po kayo na tinatawag nating gamer, mga kaibigan, this is for you. Statistics on gaming. A study in the Medical Journal Pediatrics conducted by research scientist Douglas A. Gentile examined video games usage rates of 3,034 children and teenagers and revealed the following. Listen to this. The average length of time spent playing video games was 20 hours per week. An estimated 72% of American households play video games. Amerika pa lang po yan, mga kaibigan. May mga computer shops po tayo dito, mga kaibigan. Meron po tayong mga iba't ibang avenue para makapaglaro ang atin pong mga anak o mga kakilala pong mga teenagers. And even mga young professionals, Dok, may mga kilala din akong ganyan. O, di ba? Mga kaibigan, ito pa po. An estimated 9% of the 3,034 participants in the study showed signs of video game addiction. 4% of the study participants were categorized as extreme users who played video games 50 hours per week on average. Grabe, Dok, yung average pa lang yung 50 hours. Isipin mo 24 hours sa isang araw. Average pa lang, grabe, Dok. Grabe, no? Alam niyo, mga kaibigan. Pero ang ano rito, mga magulang, eh, kasi nabasa ko na parents should be the mind of their children. Because we know more about what you call it, disinformation. Kaya ang sabi nga dun eh, pag ang magulang ay walang alam tungkol dito, sila na rin mismo ang sumisira sa buhay ng kanilang mga anak. Totoo, Dok. Kahit po pinag-aaral. Para lang huwag maingay, para lang malibang, para magawa nila yung gusto nila. O sige, anak, sa'yo yan, bahala ka na dyan. Mm-hmm. Kanya-kanya na sila. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, hindi ko na to patatagalin sa atin pong mga manonood. Itutuloy-tuloy na po natin to. Gaming addiction is to be listed as a mental health condition for the first time by the World Health Organization. And what is gaming disorder? This is actually defined by the World Health Organization at makikita nyo po ito sa kanila pong pinaka-website. Ang sabi po nila, gaming disorder is defined in the 11th revision of the International Classification of Diseases as a pattern of gaming behavior characterized by impaired control over gaming, increasing priority given to gaming over other activities to the extent that gaming takes precedence over other interests and daily activities, and continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. Isipin mo, Dok, aware na sila na may mga negative consequences itong gaming, itong playing video games, digital gaming na ito, pero sige pa rin. And for gaming disorder to be diagnosed, the behavior pattern must be of sufficient severity to result in significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning and would normally have been evident for at least 12 months. Isipin mo, Dok, maghihintay ka pa ng 1 year para lang malaman mo na video addict na ang anak mo. Nakakalungkot yun. Hihintayin pa po ba natin yun, mga kaibigan? I don't think so. Kailangan ngayon na po natin baguhin yun. Ngayon na po natin putulin yun before maging huli ang lahat. Yun po ang nakakalungkot. Kasi ano, yung brain ang pinag-usapan natin dito na and ito yung pinaka importanteng organ ng katawan ng tao. Mm-hmm. Eh kung bata pa lang, alam mo ba na hindi pa develop ang brain ng bata? Yes. Kaya pag sa bata pa lang, sinira mo na, anong klaseng brain yung mabubuo sa kanya? Totoo, Dok. Kaya nakakapanghinayang, lalo-lalo na sa mga lumabas na mga kabataan sa sanlibutan. At ito pa, Dok, no, sa atin pong mga magulang, inad po ng World Health Organization na hindi lang pala within 1 year,
Because, here's the catch, for a diagnosis to be assigned, but added that period might be shortened, pwede pong mapaikli ang diagnosis, mga kaibigan, if symptoms are severe, just like impaired control over gaming. How? Frequency, intensity, and duration. Nakita niyo po, it talks about time, mga kaibigan. Second, increased priority given to gaming. Hindi na kumakain ang anak nyo, o yung mga kakilala nyo, yung katrabaho nyo, sige na lang. Ganun dok, di ba? And the last one, continuation or escalation of gaming despite negative consequences. Grabe dok. Ang daming consequences nito, mga kaibigan, pero hindi natin yun napapansin. Bakit? Kasi nga, busy tayo sa pagtatrabaho. Busy tayo na mag-provide para sa family natin, sa mga anak natin. Pero what we do is, tayo po pala yung nakaka-neglect na bigyan po sila ng atensyon para i-correct kung ano po ang mali na nakagisna nila sa loob po ng atin pong mga tahanan. Alam mo, Dok, marami tong maraming mga bagay sa atin pong mga anak, sa atin pong mga kakilala, ang pwede pong maapektuhan. Maraming ang cause din ng suicidal yan eh. Yes, that's right. Lalo na yung mobile agent. Na hindi naman natin inaano yung game na yun. Mm-hmm. Pero marami yung mga talaga nagkakaproblema. Na kung meron tayong malasakit sa ating mga anak, siguro, umiwas na lang. Yes. At sa atin pong mga magulang, ito po yung iiwanan namin sa inyo. Hindi po natin puputulin, kundi ito yung iiwanan namin sa inyo na magsisilbing gabay po ng bawat isa po sa atin, hindi lang po sa atin pong mga magulang. Effect in brain development. The frontal lobes, which are related to reasoning and evaluation skills, are less developed in young children. This makes them more susceptible to negative, especially scary, content in video games and media because they are less able to interpret context. Younger children are also less capable of distinguishing between reality and fantasy. And research on gamers aged 15 to 21 years old shows that elements of video game play, such as thoughts, feelings, and actions, can cross into life, into real life. Hindi lang basta ano pala, Dok, hindi lang basta buhay, kundi akala nila totoo na yun na nangyayari. Now, how video games affect a child's brain? Dok, ito na ang isishare natin sa kanila. The parietal lobe processes sensory information, movement, and touch within seconds and applied in games that require real-time action. The frontal lobe, stress interrupts higher thought processes, leading to mood, cognitive, and behavioral changes over time. At dyan po tayo kinakausap ng atin pong Panginoon. Prefrontal cortex, brain's command and control center, dictates personality, goals, and values. Studies suggest gaming can boost brain cell connections. And the anterior cingulate cortex plays key role in cognitive motor and emotional processing, regulating blood pressure and heart rate, activated by shooting in video games. Amygdala controls stress response. When it senses danger, it instantly sends distress signal to hypothalamus, and the hypothalamus triggers fight or flight response. Repeated fight or flight responses lead to state of chronic stress. And lastly, ventral tegmental area during gaming, feel-good chemical dopamine travels to prefrontal cortex. Mood is elevated by intense visual stimulation, risking game addiction. Mga kaibigan, yun lamang po ang nagiging epekto ng addiction ng paglalaro sa atin pong brain. Dok, yun lang naman yung topic natin. Hindi naman mabigat. Hindi naman nakakasira ng utak. Talagang ano lang po ito, paalala na naririto tayo hindi para
i-down natin kung ano man yung mga modern technology na yan. Dahil meron din namang kabutihan na idudulo dyan. Mm-hmm. Kaya lang, kung hindi natin alam kung ano yung mga side effect nito, baka ang mangyayari ay datna na lang tayo ng problema. Ba't mawala na yung tinatawag na kaayusan ng bawat tahanan. Maraming salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood, ito lamang po ay isang gabay sa bawat isa po sa atin. Awareness, kumbaga. At magtapikan po tayo kung tayo po ay nakakakita ng pagkakamali o ng dapat nating ayusin sa atin pong personal na buhay at sa atin pong mga pamilya. Sa atin pong pagtatapos ay nais po naming iwan sa inyo ang nakasulat po sa Mind, Character, and Personality. Few realize the power of mind over body. But few realize the power that the mind has over the body. A great deal of the sickness which afflicts humanity has its origin in the mind and can only be cured by restoring the mind to health. There are very many more than we imagine who are sick mentally. Heart sickness makes many dyspeptics, for mental trouble has a paralyzing influence upon the digestive organs. Mga kaibigan, nais po namin kayong ipanalangin sa pangunguna po ni Doc Tam. Ama namin Diyos, kami po'y muling nagkakaloob ng aming pagpupuri at pagpasalamat sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng mga pagpapala, kaalaman na siyang nagpapaalala sa amin na kami ay kailangang pasalamatan ng mga regalo at bahagi ng aming buhay. Itong aming mga pinag-aralan, Panginoon, alam namin na napakalaking kapamaraanan na kung paano masira ang buong pagkatao ng sangkatauhan. Tulungan kami, Panginoon, na ipagpatuloy ang gawain na mapalaya ang marami sa pagkaalipin ng karamdaman na ang bunga ay ang mga bagong modernong kasalukuyang natutunghayan sa aming modernong kapaligiran. Lagi namin kinikilala, Panginoon, na wala kaming kakayanan sa aming sariling kalakasan, na kami ay dumidepende lamang sa biyaya ng aming may kapal. Panginoon, humihingi po kami muli ng napakarami naming kasalanan sa inyo. Na itong bahagi namin pinag-aaralan, lahat po kami, Panginoon, ay nangangailangan ng tulong na nanggagaling sa inyo, na makalaya kami. At ang importante sa amin, Panginoon, ay mahihanda namin ng maraming mga tao, dahil bahagi ang kaalaman ng pangkalusugan na maingatan na walang kapintasan. Katulad po ng binanggit ninyo sa 3SM 292 na ang aabutan ninyo na buhay na naghihintay sa aming Panginoon ay walang bahid ng karamdaman. At ito po yung tanging naming mitiin, Panginoon, na binanggit sa una ng Thessalonians 5:23 ng aming pangatawan, ng aming kaisipan, ang aming spiritual na kabuhayan ay kailangan madatna na walang kapintasan o anumang bahid ng kasalanan. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng ito ay aming maisagawa sa kaunting panahon na natitira sa sanlibutang ito. Ingat ang lahat ng aming mga tigapakinig at pagkaloob ang kaming lahat ng kalinawan ng aming kaisipan at aming desisyon ng Panginoon kung anong desisyon ng aming papanigan na ang katawan naming ito ay pag-aari ng aming manlalalang. Marami pong salamat. Pagpalain lahat kami sa gabing itahapong ito, lahat ng nangunguna sa Hope Channel at ang kabuuan ng World Church, Panginoon, ay huwag niyo pong papabayaan dahil kami nasa krisis na kailangan naming magkaroon ng revival at amin tanggapin na kami ay nabubuhay na sa napakasela na kapanahonan. Marami pong salamat, Ama, sa muli po ninyong pagtungay sa aming mga kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong may kapal. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay at samahan niyo po kaming muli next week, 4 p.m. dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Doc Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.